Yung! Kamusta kayo guys? Yo, ako inyo kayo, nagbabalik sa ating appliance repair tutorial. Dito ako ngayon sa work, medyo maluwag yung trabaho natin. So, ito, maingay sila. Pero, disregard nyo na lang guys, pasensya na kayo, no? Kasi hindi tayo nag-iisa. So, ngayon, meron tayo ditong appliances. Meron tayo ditong plancha. Yan. Meron tayong plancha rito. And itong plancha na to is not working. So hindi ko na mapakita yung brand, kung anong brand siya. So yun, hindi siya nagana. May power siya pero hindi siya umiinit. And this steam iron is steam iron yan, yan. Steam iron yan. So this iron is steam iron siya. So nag-steam and digital. So yun, digital iron siya. So semi-digital kasi meron siyang PCB sa loob. So itatry natin i-repair. Susubukan ko siya i-repair ng normal, pero kapag hindi tayo nag-succeed doon sa repairing niya ng normal niya, is gagawin natin siya manual. Tatanggalin na natin yung, i-disregard na natin yung PCB board niya, and to make it manual. So yun guys, subukan siya. So buksan na natin. So yun guys, balik tayo. All due respect dito sa unit na to, tinakpan ko muna yung kanyang brand. Kung makikita ninyo, may mga tape siya. Ayan, may mga tape. So all due respect sa brand na to, tinakpan ko muna yung kanyang brand name. Yun nga, para respeto na lang sa unit na to. So let's makangailangan tayo rito ng screwdriver, ni special screwdriver. Like, this is star screw na T10. To open up this screw sa likod. Yan. At saka syempre, ordinary screwdriver para sa ilalim niya. So, let's begin guys. Simulan na natin yung bukas. Pag-repair sa kanya. Subukan, tulad na sabi ko kayo na, no? Subukan ko muna yan siya. Subukan ko muna i-repair. Pero pag hindi, sa kasamang palad, babagsak siya sa manual operated na plancha. Yung manual natin siya kasi ito, semi-digital siya. So, tinanggalan natin ito. So, yan. Ito, ingat kayo rito kasi plastic made siya. So, ingat-ingat sa pagtanggal. Baka kasi siya mabasag. Pag nabasag siya, basag na. So, yun. Naka-hide yung kanyang mga tornilyo. Katago. Guys, katago yung kanyang mga tornilyo. Pero pag nag-repair pala kayo guys, ano, make sure na naka-unplug. Andito ako sa Saudi Arabia, so 3 pins yung plug natin. The neutral, the line, and the ground. So yun, tanggal na yung kanyang mga tornilyo. Yan. Sa ilalim, tanggalin din natin siya. Kanyang mga screw. Ako kasi, yung style ko, no, kapag nag-repair ako, pinag-iwahiwalay ko yung mga, ano, yung mga screw. Yan. Sometimes yung mga tornilyo niya hindi na magnetic, no?
Ayan. Natanggal ko na yung mga screws niya. So, try natin siyang buksan ngayon. Tanggal natin yung mga cover niya. Kukubaran na natin siya. So, yun. No? After natin tanggalin yung mga tornilyo niya, dito, sa ilalim, dito sa loob. So, gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung steam button niya. So, yun. Now, guys, kung paano ko tanggalin na kanyang steam button. So, nakikita nyo yung edge na yan. Kung pinuntin nyo siya, yan. Sa edge na yan, isingit nyo ito. Yung, tapos, pag nasingit nyo na siya dyan, lift position. So, may expose sa inyo yung spring niya. So, yun. Yung spring niya, kunin nyo yan. Balik nyo rito. Set aside natin yan. So, yun. So, makikita ninyo, meron pa tayong, kung nakikita nyo dyan, meron pa tayong isa pa rin itong tornilyo. So, tatanggalin natin yan, guys. For us, para ma-access natin yung loob niya. Para matanggal natin yan. So, yun, guys. Pag natanggal na natin yan, tatry natin siyang i-lift. Ito. Iaangat natin ito. Mag-ingat sa pag-angat, guys, kasi may mga hidden clips siya. So, yun. Check natin siya. Ako kasi gumagamit ako nito, itong tinatawag nila yung shoulder assist. So, ito yung ginagamit ko. Pagtanggal ng mga clips. No? Akin tulong siya sa akin. Ayan. Subukan man tanggal niya. Ito muna ang top cover niya. So, yun. Sa top cover niya, makikita nyo, meron yan. So, set aside muna natin. Tapos, dito, may nakatagong screw. Bubuksan ulit natin siya. So, yan. Dito yan. So, try natin i-access to. Kailangan subukan natin siyang matanggal. So, yun. Access na natin siya. So, ngayon guys, expose na yung kanyang PCB at yung kanyang sensor. So, yun. Tanggalin natin to para ma-access natin yung inside niya, yung kaloob-looban niya, no? Gamit tayo ng tweezer kasi ito, may mga lock. Ayan. May mga lock na siya. Ginamit. So, yun. Ring. Plastic ring. So, yun. So, mag-ingat guys sa pagtanggal nito. So, yun. Any repair, guys. Any repair na gagawin natin, kailangan maging ano tayo. Aware. Ayan. Sa pag-repair. Kailangan matandain din tayo, no? Ayan. Slide lang natin yung mga locks niya. So, yun. Tapos dyan, may mga tornilyo pa rin. Ito. Taka dito. So, i-check ngayon. I-check kasi natin dito. Ang possible na hinala ko dito is the thermostat. Kung bakit di siya umiinit. Kasi may power siya eh. Hindi lang siya nainit. So, ang suspect ko is thermostat. Thermostat control niya. So, yan. Yun yung ating primary suspect. Sama ko na yung tornilyo rito, hindi ko inalis para palatandaan or indication na para dun siya. The next thing is the knob. Kailangan matanggal natin yung knob niya. Ayan, sundot ulit. Nahandaan sa pag-angat. Tanggal natin yung knob. Sa knob niya, guys, kung mapansin ninyo, meron siya rito
bagong pyesa. Yun, yun yung nagkakaroon tayo ng ano, clicking sounds kapag doon na nililipat natin yung temperature na natin pag pinipihit natin. So, spring din siya, so ingat kayo. Yan, pasasakig siya rin gloves ko. Yan. Pagsamasamayin natin siya. And, of course, panibagong tornillo dito. Yun. Siguro, mapapayo ko sa inyo sa tornillo, pagsamasamayin niyo yung mga seam sizes, tandaan niyo kung saan. Para hindi kayo malito. Kasi, this unit comes from different sizes ng tornillo. So, yun. It comes with different sizes ng tornillo. So, yan. So, yan, angat lang. Dahan-dahang angat. Iyan, no? Pag iangat na natin siya, guys. Yan. Yan na magiging itsura niya. So, no need to remove the wirings. Hindi na kailangan, guys. Yan lang. Tapos, para ma-access natin yung loob niya, remove muna natin to. Ito guys, maging maingat kayo kasi ito yung mga gaskets niya. Yan. Mag-ingat tayo dyan sa pagtanggal. Yan. Tanggal natin to. Yan. Remove natin yung screw dito. Screw, screw, screw. Tulad na sabi ko sa inyo, ang suspect ko is itong thermostat. Baka wala siyang contact. So, kailangan natin siyang linisin or kailangan palitan. So, tanggalin mga tornillo na to. Hindi na siya magnetic, no? So, hindi siya kaya ng tweezer. Gamitan ng long nose. Yun. Medyo matigas na siya. Ayan. Yo. Next one. Tanggalan ito. Yeah. Ngayon, kung mapapansin niyo, pag to ipinila ito, baka tumitis crash siya. So, iaangat natin to. So, yeah. Dahan-dahan. Tatanggalin natin to. Flip up lang yan, guys. So, yun. And then, check ito ko sa inyo. Tatanggal natin. So, kailangan be clever sa pagbubukas. Yun, no? Papansin nyo, medyo maalikabok na siya. So, lilinisin muna natin, guys. Yan, napaka-importante na yan, okay lang yan. Narurumihan na tayo. Pero okay lang yan. Part ng trabaho natin yan. Yan, no? Especially plancha. Maalikabok talaga sa loob ng plancha kasi yung cloth fiber. Yung mga fiber ng ano. Konting ipit. So, expose tayo sa loob ng plancha. Sabi ko sa inyo kanina, hindi siya nainit. Yung power siya, hindi siya umiinit. So, check muna natin yung thermal fuse. Ito yung thermal fuse niya. Ito yung thermostat. Ito naman yung main heater. Sa main heater, ito yung dalawang terminal ng main heater natin. So, ngayon, bago tayo mag-proceed sa repair natin, kailangan meron tayong multi-tester. Napaka-importante nito, guys. So, yun. Check natin siya, guys. Tanggalan ito. Check muna natin yung kanyang ito. Kung meron siyang depletion. So, meron, guys. Kung makikita nyo yung tester natin, ito, pag pinihit ko yung TN natin, meron siyang connection. So, yun. So, meaning, okay yung thermostat natin. Okay?
Yan. Okay siya. So, the next one check natin is yung thermal fuse. Ito, no need na tanggalin na to. Kaya luluwagan lang natin to. Luluwagan lang natin siya para matanggal natin yung thermal fuse. Ayan. So, i-angle ko muna yung cover niya. Inusin natin konti. I-check natin kung may deflation siya. So, meron guys. Buo din yung ating thermal fuse. So, i-double check natin ngayon yung mismong heater ng plancha natin kung buo. So, buo din siya guys. So, mali yung ating ano, no? Mali yung ating hinala na thermostat or fuse yung sira. So, nasa PCB yung sira ng natin, ng plancha natin. So, tuturo ko sa inyo, subukan natin siya i-repair, tuturo ko sa inyo kung paano ko siya marirepair. So, balikan ko kayo guys, and then I will put this back. Magpo-focus tayo. Sasara natin ito ngayon ulit. Tapos magpo-focus tayo doon sa PCB. Pasensya na kayo sa ingay. Medyo may ingay itong kasama ko. So, siguro hindi nyo pa rin naman ako. So, balikan ko kayo. Sasara ko lang ito. Repair tayo ng PCB. Yun! Balik tayo guys, no? So yun, assemble ko na siya. Totally assembled na siya. So yun, ngayon sabi ko sa inyo, pa-final testing natin siya. So meron na tayong tubig dito para matest natin siya kasi nga steam, iron siya. So yun, atapat ko yung camera. Yun, no? Te-testing natin siya ngayon guys. Pakikita ko sa inyo. Open natin yung tinanggal natin kanina water, you know, dahan-dahan natin lalagyan ng tubig para malaman natin kung perfect na, kung nagawa ba talaga natin siya. Make sure walang leakage guys, walang nagli-leak. Sara natin yan. Yan o, no? Kung nag-testing ako nito, mas gusto ko kasi na meron siyang metal plate sa ilalim. Lalagyan ko ng konting metal plate para hindi direkta na napupunta yung init doon sa lamesa ko, sa table ko. Kasi rubber yung table ko. Sasakon natin siya guys. So yun. Power on. Yun. Nakikita nyo. Then light indicator niya. Yun. No? Nakailaw na siya guys. So. Yun. No? Diba? So, nagyan natin sa maximum heat. Yun. Ayan na siya guys. Tumalabas na yung tubig niya. Ayan. Ayan eh. Ayan. Kasi nga nito. Ayan no. Kaya nag-i-steam siya guys. So, yun. Meron na siyang steam. Ito niya naman, steam, ayan o. Oh. I-steam na siya. Kita naman siguro sa camera yung usok. Pupunasan ko na ito. Ayan, para maibaba natin siya. Dinig nyo naman siguro yung sounds tsaka yung steam. So yun, nabuo na natin siya. So yun. So success yung ating plancha, yung ating repair ng plancha natin. So ang akala ko, buong akala ko is mag-convert tayo ng steam, ng digital steam iron
to manual. So, hindi pala. So, yun lang pala problema niya. Cold solder lang sa mga PCB niya. So, niresolder natin. So, yun. Nag-okay na siya. So, I hope nakatulong guys. Nakatulong kahit paano yung video natin, video tutorial natin. Hindi man ganun yung sira na, na may encounter ninyo in the future or na-encounter nyo ngayon. At least, meron kayong idea kung paano baklasin itong ganitong klaseng plancha. So, yun. Testing ako natin siya. So, ngayon, mainit pa siya. So, ititest ko uli siya ng aking digital thermometer. So, sa ngayon, meron tayong 23.3 na nilahawakan ko siya. So, mainit pa siya, guys. So, nakita niyo naman, tumataas pa yung temperature natin. So, nasa 70 plus na siya. So, yun. So, totally, okay na. Mainit na yung ating plancha at okay na siya. Nag-i-steam na rin siya. So, yan. Pakita ko sa inyo ulit. So, nag-i-steam. So, okay na siya, guys. Okay na siya. And, ayun, I hope, guys, you like this video. Yun, sa ating basic tutorial kung paano magbaklas at magbuo ng steam iron. Different brand man yung may encounter nyo, different problem, pero at least kahit paano, nakatulong naman siguro ang ating video. So, if you like this video, guys, just click like, subscribe, and hit the notification bell para sa ating mga bagong tutorial, basic tutorial ng pag-i-repair at pagbubukas, pag-asaran ng mga appliances, home appliances. And also, i-like nyo na rin po yung mga ina-upload ko na HD movies sa channel natin. So, siguro every time, punta lang kayo sa Facebook page ko, sa Facebook ko, Glenn Reyes Coronel, yun yung ating Facebook. And then kung gusto nyo mag-request ng mga bagong movies, HD movies, just PM me. Siyempre, magkakaroon tayo ng pipili tayo sa mga subscriber natin kung ano yung movie na gusto nila na i-upload ko. So, yun guys. Please like my video and see you guys again on the next video. Yung!